when accepting a product endorsement, meron akong prinsipyo yung pinanilinigan. Ano ba yung unique sustansya yam ng Alaska? What makes it different from other canyon? Bakit Alaska ang gusto mo? Kasi totoo siya. Totoong data siya. Wala siyang, kumbaga sa social media, wala siyang filter. I love diba? It. Oh. Ako, ang pinakahinahanap ko sa lahat ng mga ginagamit ko, lalo na pagdating sa gatas, yung walang filter. Walang filter, walang dagdag, walang bawas. Yung buong-buong sustansya yung makukuha ko. So, when Alaska called us our team to be on board, wala na masyadong mga makusapan eh. It's a yes again. Oo, parang yung tinanong ka ni Ryan kung will you marry me. Ganun din dito sa Alaska. Actually, no? Parang ganun. Oh. Parang ako yung nag-initiate. Ano na ba? I-yes ko na ba to? It is something na with so much things happening around us, ayaw mo na masyado kung maraming iniisip. Gusto mo yung isang kuha mo, alam mo masustansya, alam mo punong-puno ito ng vitamins, alam mo at matutulungan ako nito maalagaan ang mga anak ko at ang pamilya. Sa mga kagaya ko, ako aamin na ako sa'yo, nagluluto ako pero di singusay at singgaling ko. Diba? Pero paano ba? I mean, paano namin malalaman kung ito ba? Pwede ko bang haluan ng Alaska ito? Pwede ko bang nangyan? Hindi mo naman kailangan. Dapat ba sa sarap ng ginawa ni Chuday doon sa video niya? Hindi mo kailangan naging chef or magkaroon ng culinary background to learn how to cook. Yung magluluto lang gamit ang substantial ingredients using Alaska, wala ka masyado actually kailangan gawin ng mga methods or anything else. Kasi Alaska alone, malinaman na siya eh. Malasa na siya. Konting spices na nilalagay mo, kung ano ba, medyo gusto mo maanghang, like ang maanghang. Okay, yan, lalagyan mo na yung seed ng cayenne pepper or ng ibang seasoning. Pero if it's, you only like it to be creamy and yummy goodness, yun lang ang nilalagay mo, wala ka na kailangan siya ng pepper. Konti siguro asin para sabihin siya. Asukal kung gusto mo matamis. Kondensada, Alaska crema kondensada, kung gusto mo matamis-tamis yung pagkain mo, diba? But otherwise, wala ka masyadong iisipin. Wala. Kasi pag nilagyan mo na siya, masarap na siya. Malinang na siya. Kailangan nalang mo na niluluto. Eh, alam mo na niluluto ka ng kare-kare, nilalagyan mo na. Kondensada. Ayun, iba kasapan niyo. Tama. Correct naman. Pero di ba kung si Judy Ann Santos nga, si Juday na ito, nakakapagluto para sa mga anak niya, nakakapag-prepare ng baon, nakakahiya naman sa mga anak ko kung di ko gagawin yun sa kanila. Mas busy pa ba ako sa'yo? Feeling ko mas busy ka naman talaga. 50 Mars. Mas mayaman ka pa niya. Ay! Oo! Habulo na yung VIR, ma! Natatakot ako. When Alaska reached out to you and to your team, di ka nagdalawang isip eh. Parang ikaw pa yung, kailan ba? Sipunin natin yan. With all the products na nag-reach out sa'yo, are you like that? Or kasi sabi mo nga, you grew up sa Alaska, doon sa Antipolo, kaya nung nag-reach out sila sa'yo, na-exile ka talaga. Ano kasi yan, nag-reach out sila? When accepting a product endorsement, meron akong prinsipyong pinanilitigan. Una-una, ang prinsipyo dyan, dapat sa simula na lang, ginagamit ko na. Tama. Yan ang number one talaga. Kasi yan din yung tinuturo namin sa mga anak namin. Hindi tayo magsisinungaling. Ayaw namin sila magsinungaling na, oh, dapat. Masarap to, kahit hindi. Yung prinsipyo pinangahawakan ng Alaska, isa sa prinsipyo pinangahawakan ko at ng buong pamilya ko. Una-una, maliban sa prinsipyo, of course, yung ginagamit. Pangatlo, yung sustansya talaga. Lahat tayo alam natin, gusto natin mas palamasin ang immune system. Mas maging malakas sila, mas maging masustansya yung kinakain nila. So kaya sa anong paraan, mailagay mo yung sustansya sa pagkain nila. Gagawin mo talaga, hahanapan mo ng paraan eh. So, kaya ko sinabi kanina na wala masyadong isipin, pagdating sa pag-endorse ko sa Alaska, agad-agad ko. Siguro, hindi naman ako magsisilwalay sa pagsabi, ay oo, isang tao ko. Siyempre may legalities, siyempre may pinagdaanan naman. Ilalatag ko naman po sa inyo. May pinagdaanan naman na latagal na ganagana.
But it wasn't a hard process to talk to Alaska because it was something, it was a product that I was really manifesting for the longest time. Ako, parang I smell something. Makakapanood na kaya tayo ng mga Alaska recipe with Judice on YouTube. Diba? Ikaw mismo, ano yung mga butang na hinahaluan mo ng Alaska? Ay, marami. From soup, to desserts, to dressings. Kasi yung mga bagets ko, like in pasta dishes, Luna loves anything pasta. She loves carbonara. She loves sopas. Sino ba sa atin ang hindi mahilig sa sopas? Ako, laki ako sa sopas. Ako din. Yung mga nabibiling taglilima sa Kanto, diba? Sa chicken curry, di ba? Iba gumagamit ng gata. Yes. Ako yung hindi na eh. Iba ang pinagamit ko. Kasi, yun yung nakalaki ako. So, yun yung hinahanap kong lasa. Yun yung, though may iba ka kasing curries na pwede ito eh, na you really have to specifically use coconut milk. Pero, pag sa probinsya ka naman tinalik, ako lumaki ako sa atin ko. Wala naman kami yung masyadong yung dun. Meron kami sari-sari store. At Alaska ang tinda doon. So, lumaki ako sa Alaska. Yun. So, marami ka palang mga hinahat ng meal sa pamilya mo na ginagamit ka mo ng Alaska. Pero